Iniligtas ni David ang bayan ng Keilah. 23 Kabanata. Isang araw, ibinalita kay David na sinasalakay ng mga Filisteo ang Keilah at sinasamsam ang mga trigo sa giikan. Nagtanong si David sa Panginoon, "Sasalakayin ko po ba ang mga Filisteo?" Sumagot ang Panginoon, "Sige, salakayin mo sila at iligtas mo ang Keilah." Pero sinabi ng mga tauhan ni David, "Dito pa nga lang po sa Huda ay natatakot na kami, lalo pa kaya kung pupunta kami sa Keilah para makipaglaban sa mga Filisteo." Muling nagtanong si David sa Panginoon, at sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa Keilah, dahil pagtatagumpayin ko kayo laban sa Filisteo." Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Keilah para makipaglaban sa mga Filisteo. Maraming Filisteo ang napatay nila. Kinuha nila ang mga hayop nito at nailigtas nila ang mga taga-Keilah. Nang tumakas si Abiatar at pumunta kay David sa Keilah, dinala niya ang espesyal na damit ng mga pari. Tinugis ni Saul si David. May nagsabi kay Saul na si David ay pumunta sa Keilah. Kaya sinabi ni Saul, "Ibinigay na siya ng Diyos sa akin para na niyang ibinilanggo ang kanyang sarili sa pagpasok sa bayan na napapalibutan ng pader." Tinipon ni Saul ang lahat ng tauhan niya para pumunta sa Keilah at lusubin si David at ang mga tauhan niya. Nang malaman ni David ang plano ni Saul, sinabihan niya ang paring si Abiatar na kunin ang espesyal na damit ng mga pari. Nanalangin si David, "O Panginoon Diyos ng Israel, nabalitaan po ng inyong lingkod na nagpaplano si Saul na pumunta rito sa Keilah para wasakin ang bayang ito dahil sa akin. Pupunta po ba talaga rito si Saul gaya ng narinig ko? Ibibigay po ba ako ng mga mamamayan ng Keilah kay Saul? O Panginoong Diyos ng Israel, sagutin po ninyo ang inyong lingkod." Sumagot ang Panginoon, "Oo, pupunta siya rito." Muling nagtanong si David, "Ako at ang aking mga tauhan ba ay ipapaubaya ng mga mamamayan ng Keilah sa kamay ni Saul?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, ipapaubaya nila kayo." Kaya umalis si David sa Keilah kasama ang kanyang 600 na tauhan at nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nang mabalitaan ni Saul na tumakas na si David mula sa Keilah, hindi na siya pumunta roon. Nagtago si David sa mga kuta sa ilang at sa kaburulan ng disyerto ng Ziph. Araw-araw ay hinahanap siya ni Saul, pero hindi siya ibinigay ng Diyos kay Saul. Isang araw, habang naroon pa si David sa Hores sa disyerto ng Ziph, nabalitaan niya na pumunta roon si Saul para patayin siya. Pinuntahan siya ni Jonathan para palakasin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sinabi ni Jonathan, "Huwag kang matakot. Hindi ka magagalaw ng aking ama. Nalalaman ng aking ama na magiging hari ka ng Israel at magiging pangalawa lang ako sa iyo." Gumawa silang dalawa ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. At pagkatapos, umuwi na si Jonathan, pero nagpaiwan si David sa Hores. Ngayon, may mga taga-Ziph na pumunta kay Saul sa Gibeah at nagsabi, "Nagtatago po si David sa amin, doon sa Hores, sa kaburulan ng Hakila, sa gawing timog ng Jeshimon. Kaya mahal na hari, pumunta po kayo roon anumang oras na gustuhin ninyo at kami na ang bahala. Ibibigay namin sa inyo si David." Sumagot si Saul, "Pagpalain sana kayo ng Panginoon sa pag-aalala ninyo sa akin. Lumakad na kayo at tiyakin ninyo kung saan siya pumupunta at kung sino ang nakakita sa kanya roon. Dahil alam kong napakatuso niya. Alamin ninyo kung saan siya pwedeng magtago at bumalik kayo rito kapag sigurado na kayo. Pagkatapos, sasama ako sa inyo. At kung naroon pa siya, hahanapin ko siya kahit saan sa lupain ng Huda." Kaya nauna sila kay Saul papuntang Ziph. Samantala, si David at ang kanyang mga tauhan ay nasa disyerto ng Maon sa Araba, sa gawing timog ng Jeshimon. Pagdating ni Saul at ng mga tauhan niya sa Ziph, hinanap nila si David. Nang malaman ito ni David, nagtago siya sa malaking bato sa disyerto ng Maon at doon siya nanirahan.
Nang mabalitaan ito ni Saul, pumunta siya sa disyerto ng Maon para hanapin si David. Habang sina Saul at ang mga tauhan niya ay nasa kabilang gilid ng bundok, sina David at ang mga tauhan naman niya ay nasa kabilang gilid at nagmamadaling makalayo kay Saul. Nang malapit na silang maabutan ni Saul at ng kanyang mga tauhan, dumating ang isang mensahero at sinabi kay Saul, "Bumalik po muna kayo, dahil sinasalakay ng mga Filisteo ang ating bayan." Kaya tumigil si Saul sa paghabol kina David at bumalik para labanan ang mga Filisteo. At dahil sa lugar na iyon naghiwalay si David at si Saul, tinawag ang lugar na iyon na Batong Pinaghiwalayan. Mula roon, dumiretso si David sa mga kuta ng En-Gedi at doon nagtago.